makinig kayo mga journalist. Oh, ito yung statement ni Atty. Vic Rodriguez, the Executive Secretary, Little President, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Oh, no access restrictions po for journalists. Malinaw na? May reklamo pa? Walang access restrictions. Pwede kayo mag-interview. Pero ayusin ninyo yung schedule ng interview. Hindi pwede yung... Busy sa trabaho yung Pangulo. Ang daming dapat na gawin. Dapat, kaya nga may assign siyang press secretary. Siya yung mag-i-inform sa inyo kung kailan dapat na, no? Dapat na magkaroon ng press, ano? Press conference. Media interaction with the president. Ganon. Hindi yung ambos-ambos interview kayo. Yung ambos interview po kasi, very selfish yun. Alam na alam ko po, bakit? Sabi ko nga sa inyo, I've been with the mainstream. Kaya gusto mag-ambos-ambos interview, exclusive-exclusive, one-on-one, para sa kanilang kapakanan din, advantage. Hindi ko masabi sa Tagalog. Advantage for their own, advantage. Bakit? Gusto nila laging iskop-iskop sila para laging number one. Pag laging number one, maraming anak buhay, kabuhayan, yung commercial, bumabaha sa mga istasyon na laging number one kasi iskop-iskop sila. Naunahan niya kami. So yung tao makikinig doon kasi laging una sa balita. Alam ko yun. Ginagawa namin dito. Yun. Gawin natin maayos. Para lahat, makakuha ng fair chance, magkaroon ng fair chance na ma-interview ang ating Pangulo sa mga concerns po ninyo. O, di ba? So, sabi rito sa balita, restricting access of journalists to President-elect Ferdinand Bongbong Marcos is not and will never be a policy of the incoming administration. Sabi po yan ni Atty. Vic Rodriguez, the Executive Secretary Designate, nagpalabas siya ng ganitong reassurance after the Marcos camp was called out for only allowing 3 television networks. Ano pa reklamo ninyo, rapper? Mariklamo agad kayo. Hindi man lang ninyo tinatanong muna. Sir, bakit sila lang? Bakit kami hindi pwede? After allowing 3 television networks only, Net25, SMNI, and GMA7 to interview the incoming leader kahapon. After na he was proclaimed by Congress as the 17th president, it is not the policy, mga kababayan, sabi rito, of the incoming Marcos administration to exclude you, our dear friends from the media. You have been covering us for a long, long time. And part of our success is attributable to the way you have fairly covered us even before the start of the campaign period. Kahit ngayon itong statement na to, mga kababayan, kung ako ang magsasabi, pinaswabi-swabi pa yung statement ni Atty. Vic Rodriguez para hindi lang kayo masaktan. Pero naging fair kayo. Di man kayo naging fair, tira lang kayo ng tira. Sa coverage kay Bongbong Marcos. You see? Sabi po mga kababayan sa briefing na isinagawa po ng Little President, the Executive Secretary of the 17th President. The TV network's presence was due to an earlier commitment by Marcos Jr.'s media team during the campaign that they will be granted a face-to-face interview with then-presidential candidate should he win the elections. Paglilinaw po ni Atty. Vic Rodriguez. Malinaw na po, mga masyadong assuming na mga kasama ko sa media. Masyado kayong sensitive. Konting-konti lang na hindi kayo maistima, reklamo ka agad kayo.
hindi mo na ninyo inaalam kung ano yung totoong kwento. O di ba? O ngayon, mga kababayan, o ito, idagdag ko na rin itong balita. Sabi rito, mga kababayan, sa Business News Investors Cheer Marcos Economic Team. Kita ninyo? Sabi ninyo, yung administration ni Bongbong Marcos, back to the economy. Bad for business. Yung stocks nagbagsakan, nag-recover na po. Drama lang yung mga, drama lang yun po ng mga oligarchs. Para i-blackmail yung mga i-blackmail yung mga mamamayang Pilipino at hindi bumoto kay Bongbong Marcos o ngayon ay binoto by landslide, di nakinig sa mga propaganda ninyo. Ano kayo ngayon? Ito na, palakpakan na sila kay kay Bongbong Marcos kasi gustong gusto nila yung napiling economic team. You see, the benchmark Philippine Stock Exchange Index extended gains. Oh, panalo? Kumita? Extended gains on Thursday. Extended pa. As the incoming Marcos administration revealed key members of its economic team. Yan kasi, masyado kayong nag-conclude kayo kagad. Nagi kayong mga prophet of doom. By the closing bell, the PSEI gained 0.72% or 47.76 points to 6,642.52 while the broader all shares index was up, kita ninyo, tumalon by 0.41% or 14.61% to 3,568.65. Ngayon, ano na yung masasabi ninyo mga dilawang ekonomista? Mali naman yung projection ninyo, yung predictions ninyo, mali. Kundi pa namin alam na minamanipula ninyo yung lahat para i-discourage yung mga tao na huwag iboto si Bongbong Marcos. Ano kayo? Paya kayo ngayon. Yung nagsasabing bad to the economy, yung Marcos, ano, Marcos government. Pag nanalong presidente niya, babagsak yung the market on Thursday cheered the decision of Banko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Jokno to lead Marcos Economic Team. Finance Secretary siya. BSP Monetary Board member Felipe Medalla will take over the rest of Jokno's unexpired term. Lalong natuwa yung mga negosyante. Alam nila kasi itong mga taong ito. Kwan sila? Sila yung pinakakilalang mga batikan. Pagdating po sa pagpapatakbo ng ating ekonomiya, ganon. Known to the whole world yung kanilang expertise in their field of managing the economy. Ganon. Marcos also chose former University of the Philippines University of the Philippines President, taga-UP po, Alfred Pascual to head the Department of Trade and Industry. Kita ninyo. Hindi tinitingnan ni President BBM kung saan galing. Ang tinitingnan niya yung expertise at maitutulong yung commitment na tumulong sa pagpaunlad ng ating bayan. Yun. Sabi ko nga, pre-secretary nga po ni Antay Marcos dati. Si Trixie, Atty. Trixie, may mga post siya, all post. Ano yung ginawa niya? Di ba inappoint as pre-secretary pa niya yung nag-post-post ng anti-Imelda?